بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, babasa tayo ngayon guys. Ito ay pinamagatang Ghafir. Ito ay the forgiver or ang mapagpatawad. Ayan. So, babasahin natin siya. Ito ay matatagpuan sa chapter 40 ng Banal na Quran. Ayan. So, diretso na po tayo sa kanyang translation sa Tagalog. Ayan. Hamim. So, itong hamim is hindi natin alam ang kanyang ibig sabihin sapagkat ang Allah lamang po ang nakakaalam ng letrang ito dahil nakasaad sa Banal na Quran. Ito ang kanyang sinabi sa patungkol sa hamim na letra. Hamim. These letters are one of the miracles of the Quran and none but Allah alone knows their meaning. So, ibig sabihin, Allah subhanahu wa ta'ala lamang po ang nakakaalam patungkol dito. Ang kapahayagan ng aklat ang Quran ay nagmula sa Allah ang ganap na makapangyarihan ang maalam. Siya ang nagpapatawad ng mga kasalanan, ang tumatanggap ng pagsisisi, ang mahigpit sa pagpaparusa, ang nagtataglay ng kasaganaan, walang Diyos maliban sa Kanya, at sa Kanya ang huling patutunguhan. Walang nakikipagtalo hingil sa mga ayat o kapahayagan ng Allah maliban yaong mga di naniniwala, kaya huwagang palilinlang sa kanilang malaya at walang saysay na magparuot parito sa buong lupain upang mag-aliw. Magliwaliw. Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil ng una sa kanila at ang mga magkakaanib na di naniniwala. Pagkaraan nila at bawat pamayanan na di naniniwala ay nagtangka ng masamang balakin laban sa kanilang sugo upang siya ay paslangin at sila ay nakipagtalo sa pamamagitan ng paggamit ng kabulaanan upang tangkain ipagwalang saysay sa pamamagitan nito ang katotohanan. Kaya sila ay aking hinablot ng parusa at sadyang kagimbal-gimbal ang aking parusa. At ganyan ang salita o takda ng iyong Panginoon na pinangyaring ipatupad para sa mga di naniniwala na sila ay manirahan sa apoy. Yaong mga anghel na pumapasan ng trono ng Allah at yaong mga nasa paligid nito ay lumuluwalhati sa mga papuri ng kanilang Panginoon at sila ay tapat na naniniwala sa Kanya at humihingi ng kapatawaran para sa mga naniniwala at nagsasabing ang aming Panginoon, nasasaklawan mo po ang lahat ng bagay sa ilalim ng iyong habag at kaalaman, kaya patawarin mo po yaong mga nagsisi at tumatahak ng iyong landas at sila yaong pangalagaan laban sa parusa ng apoy. Aming Panginoon, sila ay iyong papasukin sa mga hardin ng walang hanggang paninirahan sa Eden na ipinangako mo sa kanila at sinumang matuwid sa na kabilang sa kanilang mga ama, sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga supling. Katotohanan, ikaw ang ganap na makapangyarihan, ang tinggib ng karunungan. At sila ay iyong pangalagaan laban sa mga masamang bunga ng kanilang mga gawa. At sino man ang iyong pinangalagaan laban sa mga masamang bunga sa araw na iyon, sila ay napagkalooban mo ng habag at iyan ang dakilang tagumpay. Katotohanan niya o mga di naniniwala ay pagsasabihan ang poot ng Allah sa inyo ay higit kaysa sa poot ng inyong mga sarili. Nang kayo ay inanyayahan sa pananampalataya, subalit kayo ay hindi naniniwala. Sila ay magsasabi, aming Panginoon, pinangyari mo pong kami ay mamatay ng dalawang ulit at binigyan mo po kami ng buhay ng dalawang ulit, aming pinagsisihan ng aming mga kasalanan, kaya mayroon bang isang labasan mula sa alinmang kaparaanan upang takasan ang apoy? So, itong mga salita na ito, sila ay magsasabi. So, ito yung mga taong hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. So, sino ba si Allah? Siya po ang tunay na Panginoon ng lahat ng nilikha. Ayan.
So ang sasabihin ng mga taong hindi naniniwala sa banal na Quran at ito ay salita ng Allah. So sa mga hindi naniniwala, ito ang kanilang sasabihin sa kabilang buhay. Sila ay magsasabi, "Aming Panginoon, pinangyari mo pong kami ay mamatay ng dalawang ulit at binigyan mo po kami ng buhay ng dalawang ulit at aming pinagsisihan ang aming mga kasalanan. Kaya mayroon bang isang labasan mula sa alinmang kaparaanan upang takasan ng apoy?" So yan ang mga itatanong ng mga taong suwayil, ang mga taong hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanila ay sasabihin, okay, so sasabihin sa kanila ng Allah, iyan ay sapagkat kapag kayo ay inanyayahan sa kaisahan ng Allah, kayo ay hindi naniniwala, bagus nagtakwil, datapot kapag ang iba ay itinambal sa kanya sa pagsamba, kayo ay naniwala. Kaya ang paghatol ay nasa kapasyahan ng Allah, ang kataas-taasan, ang dakila. Ayan. At siya ang nagpapakita sa inyo ng kanyang mga ayat, tanda ng pagbababa, para sa inyo mula sa kalangitan ng panustos ang ulan. At walang sino man ang makaalala maliban ang isang nagbabalik loob sa pagsisisi. Kaya kayo ay dumalangin sa Allah at maging matapat sa Kanya sa relihiyon, bagaman ito ay kinamumuhian ng mga di naniniwala. Siya ay mataas ng higit sa lahat ng antas ng karangalan, ang pagmamayari ng dakilang trono, kaya ipinagkaloob ang kapahayagan mula sa Kanyang kautusan sa sinumang Kanyang naisin mula sa Kanyang alipin upang magbabala sa araw ng pakikipagtipan. Sa araw na iyon na sila ay magsisilabas sa libingan, walang bagay hingil sa kanila ang maikukubli sa Allah. At ang Allah ay magsasabi, kanino ang paghahari sa araw na ito? Sa Allah ang nag-iisa, ang di mapaglalabanan. Sa araw na ito, bawat tao ay babayaran para sa anumang kanyang pinagsumikapan, walang ipapataw kanino man ng di makatarungan. Sa araw na ito, katotohanan ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. At magbabala sa kanila, O Muhammad, so sino ba si Muhammad? Ito ay ang huling propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang magbabala sa kanila, O Muhammad, sa pagpalit ng araw, kapag ang mga puso ay nasa mga lalamunan, tigib ang ligalig, para sa mga mapaggawa ng kamalian ay walang magiging matalik na kaibigan at walang tagapamagitan na susundin. Nababatid ng Allah ang alinmang lumilinlang sa mga mata at ang anumang itinatago ng mga dibdib o kalooban. So nababatid yun ng Allah kung anuman ang tinatago ng mga ating dibdib maging ang ating mata. Kumbaga sa ating mga nakikita. At ang Allah ay umahatol ng makatotohanan samantalang yaong kanilang mga dinadalanginan bukod sa kanya ay hindi makakahatol sa anumang bagay. Katotohanan ang Allah, siya ang lubos na nakakaririnig, ang lubos na nakakakita. So, ito ay tumutukoy naman itong aya na ito sa verse 20. At ang Allah ay humahatol ng makatotohanan samantalang yaong mga kanilang mga dinadalanginan bukod sa kanya ay hindi makakahatol sa anumang bagay. So wala pong kakayahan ang ibang Diyos-Diyos na humatol para sa inyo, sa mga hindi naniniwala sa Allah, ay wala pong kakayahan na hatulan kayo ng kung sino-sino mang Diyos-Diyosan po. Ayan, ang Allah lamang po ang magbibigay ng hatol at siya lamang ang lubos na nakakarinig, ang lubos na nakakakita sa atin. Siya lamang po. Sila ba ay hindi nagsipaglakbay sa mga lupain at kanilang natunghayan kung paano ang naging wakas ng mga naunang lahi sa kanila? Sila ay nakahihigit sa kanila sa lakas ng mga bakas o yamang kanilang naiwan sa lupain, subalit sila ay hindi hinablot ng Allah sa kaparusahan ng dahil sa kanilang mga kasalanan at sila ay walang isamang tagapagtanggol laban sa Allah. Iyan ay dahilan ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may ipinakitang mga malilinaw na katibayan, subalit sila ay hindi naniniwala, kaya sila ay hinablot ng Allah ng parusa. Katotohanan, siya ay malakas, mahigpit sa pagpaparusa.
Natakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katiyakan aming isinugo si Moses, dala ang aming mga ayat, kapahayagan, at kalakip ng isang hayag na katibayan. Kina Piraon, Haman at Karun, subalit sila ay nagsabing siya ay isang salamangkero at isang sinungaling. So, si Piraon at saka si Haman at Karun ay nagsabi kay Moses na isa lamang itong salamangkero at isang sinungaling. So, hindi nila alam na si Moses ay isa sa propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang kanyang dinala sa kanila ang katotohanan mula sa amin, sila ay nagsabing, patay ninyo ang mga anak na lalaki ng sino mang naniwalang kasama niya at hayaan ang kanilang mga kababaihan na mabuhay. Subalit ang masamang balak ng mga di naniniwala ay walang anumang naidudulot maliban sa kamalian. At si Piraon ay nagsabi, hayaan ninyong patayin ko si Moses at hayaan siyang manawagan sa kanyang Panginoon upang ako ay kanyang pigilin sa pagpatay sa kanya. Ako ay nangangamba sa kanyang na kanyang baguhin ang inyong relihiyon o di kaya siya ay maghasik ng katiwalian sa lupain. At si Moses ay nagsabi, katotohanan ako ay humihingi ng paglingap sa aking Panginoon at inyong Panginoon laban sa bawat mapagmalaki na walang paniniwala hingil sa araw ng pagtutuos. At sinabi ng isang taong naniniwala sa Allah mula sa angkan ni Piraon na inililihim ang kanyang pananampalataya, papatayin ba ninyo ang isang tao nang dahil lamang na siya ay nagsabi ng aking Panginoon ay ang Allah? At siya ay dumating sa inyo na may dalang mga malilinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon? At kung siya man ay isang sinungaling, papasanin niya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan. Ngunit kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, sa makatwid ang ibang masamang pangyayari na kanyang ibinababala sa inyo ay darating sa inyo. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang isang mapagmalabis at isang sinungaling. O aking mga mamamayan, nasa inyo ngayon ang paghahari, kayo bilang nangingibabaw sa lupain. Ngunit sino ba ang makapagliligtas sa atin mula sa parusa ng Allah? Kung ito ba ay dumating sa atin, si Piraon ay nagsabi, wala akong ipinakikita sa inyo maliban kung ano ang aking nakikita at wala akong ipinapatnubay sa inyo maliban ang matuwid na landas. At siya na taong naniniwala ay nagsabi, o aking mga mamamayan, katotohanan ako ay nangangamba para sa inyo ng kinasapitang katulad ng araw na mga magkakaanim. Ayan. So, huminto po tayo sa verse 30. So, continue po tayo sa next video. So, thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye! And I hope na sana may naintindihan kayo sa vlog natin for today. So, uulitin natin. Ito ay Surah Ghafir, ang mapagpatawad. Ayan. So, nasa chapter 40 po siya ng Banal na Quran. So, huwag tayong tumigil, manaliksik sa pananampalatayang Islam. Masalamat!